Hindi na iwasang mabanggit ang pagbabago ng konstitusyon sa pagtitipong dinaluhan ng Pangulo, Senate President at ng House Speaker sa mismong lugar kung saan isinulat ang saligang batas ng unang republika ng bansa. At mula sa Malolos, Bulacan, nakatuto si Marie Zumal. Kaya anumang pagbabago sa ating saligang batas ay dapat dumaan sa malalim na pag-aaral at konsiderasyon. At hindi dapat mag-ugat ng makasariling mga motibo. Di na iwasang mabanggit kung paanong dapat maging gabay ang mga sumulat ng unang konstitusyon ng bansa sa pagpunta ng tatlong pinakamatataas na lider ng bansa sa makasaysayang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Ngayong may mga hakbang para sa charter change, panawagan ng ating mga lider magsilbing inspirasyon din ang Malolos Constitution na binuo para sa kapakanan ng bayan at hindi sa pansariling interes ng iilan. Itinakda rin ng saligang batas ang pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa, kaya may binigyan diin ang Pangulo. To those who trample our sacred shores, the spirit of Malolos commands us to resist you, for the territory our forefathers fought for is unconquerable. Iba man ang anyo ng digmaan at mga kalaban ngayon, hindi raw titigil ang pamahalaan para sugpuin ang mga ito, alang-alang sa ipinaglaban ng ating mga ninuno. Sa programa ay nag-alay din ng Bulaklak ang Pangulo sa bantayog ni General at dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.